Magandang gabi mga kasabong. Ano po tayo ngayon? February 5 po tayo ngayon. Actually, gabi na po. Late lang ako nagising, nakakatulog ako nitong hapon. At medyo pagod na po. Ito, sa nag-update ako sa YouTube, no? So, maraming salamat po. Sa mga sumuporta sa amin, last February 3, bali 2 days ago lang po, dito po sa Noon, Batangas. Gusto ko lang pasalamatan yung mga kaibigan ko dyan na operator. Marami po tayong kaibigan dyan sa Batangas, no? Kabilang na po yung mga usually po mga nagpapalakad ng mga sambungan, mga nag-ooperate, mga nagpapalaban. Saka po meron pong ilan mga dumating doon, alam nilang doon ang ano namin. Doon ang destination namin. So, may nakapagpa-picture naman po. So, maraming salamat po. E di, mag-update lang po ako sa mga kliyente. Kaya po ako nagbablog ng konti ngayon. Marami po kasi kaming pinaghahandaan. Medyo busy po ako. Pero ang farm po, lagi pong open. Doon po sa mga kliyente namin na suki, tsaka sa mga kukuhang first time sa amin, welcome po kayo sa farm. Okay, mag-PM lang po kayo one day before. Para po just in case may lakad po ako o may ka-appointment akong tao, di para po ma-priority ko kayo at kung darating kayo sa farm. Tapos po, gaya ng sabi ko, marami po ngayon sa amin dito sa available ay mga pambreedings po. Breeding material, brood tags, mga klase po karamihan. Tapos wala po tayong pullet ngayon. Lahat po ng nilalabas namin babae ngayon, usually po, bullhen po sila. Yun po yung diretsong nakasalang po sa mga breeding pen ko na marami. Doon ko na po direktang kinukuha yung mga kliyente ngayon na kumukuha. So sabi ko nga po, mag-PM lang po kayo. Paramihan po kasi sa ano puro comment, hindi ko na po lahat nare-reply ng comment dahil pamisan po, isang upload ko lang sa page ko, sa Facebook ko. Isang upload ko lang, kahit pa po dito sa YouTube, napakadami pong comment, hindi ko na po na isa-isa, na isa-isang na re-replyan, sobrang dami po. Kung pong seryoso kayong bumili at may budget na po kayo, mag-direkto na po kayo mag-PM o kaya tumawag sa akin kung hindi kayo sa page o sa Facebook ko nakapalo, kung sa YouTube, direkta na po kayong tumawag sa cellphone ko. Dalawang number ko para po masagot kaagad o maasikaso kaagad po yung order. At pinapriority naman po namin lagi yung mga bibili na o yung mga may order na. Tapos po, sistema ko po dito, kapag ka po may bibili at hindi po makarating sa farm, pinoprovide po muna namin yung mga details ng manok, kagaya po ng mga video nila, picture nila, wingband, legband, bago pa po sila magpadala ng payment. O pagka po okay na, tsaka na po ipapadala yung payment. So, ganun po yung sistema. Hindi naman po bayad muna bago pakita. Hindi po ganun. Pinauna ko po pinakikita na yung ano muna, yung mga ipapadala sa kanila. So, ganun, maganun po lagi dito, ha? Tapos po, kapag ka po wala ako sa farm, hindi rin po pwedeng bumili dito o hindi rin po pwedeng maglabas sa mga tao na wala ako kasi hindi naman po nila alam kung alin po yung dapat na i-recommenda o ibibigay para doon sa kliyente pong nakuha. So, importante po nandito ako. So, maliban sa may ikot ko kayo sa farm, mabibigyan ko kayo ng mga tips. Kasi ikot ko kayo sa breeding, sa mga breeding pen ko, mabibigyan ko kayo ng tips hanggang sa, mula sa pagsasalang, hanggang sa, alam mo yun, pagpapapisan o pag-re-range ka ng mga sisiw. Sinasamahan ko po para po makita nila ang dito, magmula dito sa pag-breeding ko hanggang sa malaki na siya. Ganun ko po silang tinutur dito sa aking maliit na farm. So, nakikita po nila yung, basically, makikita nila yung sistema step by step dito mismo sa aking farm. So, yun po yung isang napakalaking advantage. Ngayon, sabi ko nga, dahil yung pong iba ay sobrang layo po talaga, sasakay pa ng aeroplano o ano, hindi po talaga makakarating at sobrang layo. Ako naman po yung personal na kausap nyo, no, pagka po nabili kayo. Kaya po yung mating o yung bloodline na nick ay sinisiguro ko pong tested na namin. Ganun po yung pinadadad ako. Okay, so sabi ko nga po, yan po, di bali, ang topic po natin ngayon ay sa breeding pa rin. Okay, ito po yung pinaka-concern ko po ito sa mga dami po lang nagko-comment o sa dami po na nag-inquire.
Malimit po, napakarami po nagtatanong ng class B na babae o na pulit o na hen. Okay, guys, mga kasabong, mga kaibigan, pagdating po sa babae, hindi po yan pwedeng maging class B. Okay, ngayon, baka ako naghahanap ng medyo mura, kaya po sinasabi, baka class B, hindi po. Ang babae po, lagi po dapat class A yan. Ngayon, meron pong mura, pero hindi sa class B, yung po yung mga two-way cross o three-way cross o multiple cross. Kaya po sila medyo mura kasi crosses na po sila. Pero hindi po pwedeng maging class B yan. Kailangan po, class A pa rin yan, kahit po crosses sila. Okay, kasi po, ang babae po, napaka-importante po yan. Lagi ko po sinasabi sa marami kong vlog, ang breeding, ang babae, almost 80% po ng production niya ay nakukuha po kung ano man yung genes ng babae na yun, kung ano man ang galing, linyada, nagbilang man ang panalo, hindi. Napaka-importante po ng babae na class A siya. Di bali, ang lalaki ang class B. Okay lang po yun. Di bali, ang lalaki ng class B, ang lalaki ang class B, basta ang babae po, class A lang. Ngayon po, kung naghahanap kayo na medyo mura, syempre, doon po tayo maghahanap sa crosses. Ngayon, dito po sa akin, talagang hindi po kayo makakahanap ng class B, lalo po sa gantong panahon na tapos na po ang... Yeah, naputol mga kasabong. Ayan, yun po yung po pinapaliwanag ko. Di bali po yung lalaki po yung class B, okay lang po yun. Basta po ang babae natin is class A. Ngayon, yung mga class B po na babae, talaga pong dito sa akin, sa unang harvest pa lang po, ay kinakal na po namin. Kasi class B nga po sila. Kasi nga po, dahil pinapaliwanag ko nga po sa breeding, kasi napaka-importante po ng babae. So kahit two-way cross po siya, o kahit multiple cross na po siya, importante po, nasa category po siya ng class A, which is maganda po yung dinadala niyang sukat. Okay, dinadala niyang figura, station, lahat, nandiyan na po. Ngayon, may mga pagkakataon po tayo sa mga palahi natin, sa mga genes na din, sa mga binibreed natin, sa mga product na sinasalang natin. May mga pagkakataon po, kahit po sa ibang breeder, o kahit po sa mga malalaking farm o maliliit na farm, may mga pagkakataon po mamisan, meron tayong multiple winner ng mga babkak na nabilang ng panalo. 7 panalo, may 10 panalo pa na nakikita ko pinupong ng iba. 8 panalo, ganyan. Ngayon, may mga pagkakataon pong ang specific na manok na yon, meron po siyang, o may masabi po sa kanya, o may kapintasan. Ngayon, kung ano man po yon, posible pong sa buntot, posible pong sa pakpak, sa feathers, o sa buto, maposible po talagang namamana yon. Ngayon, dahil po, napakagaling naman niya at super naman po, nagbilang ng panalo, kaya po binred po yon. Hindi po maiiwasan na magbato din siya sa mga anak niya ng ganoon kasi dinadala po nung ano yan, dinadala po ng dugo niya o nung mismong physical na ano nung character, physical na figura nung binreading natin. So nasa breeder na po yan at nasa magbibreed na po yan kung paano po niya, kung i-breed po niya o hindi, nasa sa kanya na po yan. Pero sabi ko nga po, matagal kong nagmamanok eh, kahit ako, yung kahit po ako, importante sa akin, yung nagbilang siya ng panalo, dahil yan po, yan naman po ang habol natin eh. Kapag ka po dumating ang araw na kailangan na silang isabak, ay napaka-importante po ng winning line. Kaya po, misan dyan po nagkakatalo yung mga scientists. Yan po minsan nagkakatalo yung mga scientist sa sabong na hanggang ngayon nagdidebatehan, no? Ako kasi hindi na ako masyado nakikipagdebate sa masyadong magagaling. So sa tagal ko po sa breeding, talaga pong individual selection at saka bloodline. Okay, sabi ko nga po sa mga ilang vlog ko, ang daming gwapo. Daming gwapong manok. Pero hindi naman pangit na manok, pero nagbibilang ng panalo. So, kayo na po lumagay. Kayo na po lumagay kung saan po kayo. At ako'y kumbaga sa ano, ano na ako dyan, nakikikwentuhan din ako dyan sa mga ganyang klase ng usapan. At ay sa akin, hindi naman po problema yan. So, ayun po, mga kasabong ha, re-repeating ko lang.
Lahat po ng may order sa amin, dahil nga po sobrang dami ng comment, hindi ko po nare-replyan. Kung sure na po kayong bibili, may budget na kayong nakalaan, mas mag-i-make-i pong direktang mensahe na lang. At sigurado pong ma-entertain gagad at pinapriority naman po natin yung mga order nyo. Ngayon, ito pong parating na IGF, iinbitahan ko lang po kayo na sana makapasyal po kayo sa Mall of Asia, dyan po sa po gaganapin ng International Hip Hop Festival. Hopefully po, 9 at 10 ako nandyan kasi yung 11 po may lakad po ako. So, 9 and 10, wala man po akong dalang manok kasi po hindi ako konti na po yung mga manok at wala po akong time talaga na makapagdala ng maraming manok. At ay busy din po sa dami na po na schedule ko. Darating po ako dyan dahil ako naman po ay willing na kung meron po mga katanungan ng mga ating mga kasabong, personally, makita nyo ako dyan, matanong, masagot ko kayo personally sa readings nyo, mga tips na gusto nyo malaman o gusto nyo itanong, ay sigurado pong nandiyan ako. Okay, maraming salamat po mga kasabong. Ito po pa lang February mga kasabong ha. Ito nga po pala, kaya nga po pala ako nawala sa isip ko. Kaya nga po pala ako nag-vlog ngayong gabi. Dahil bago po mag-Valentine's Day, meron na po tayong, meron pong mananalong doon sa pinamimigay kong free raffle sa mga followers ko. Yan po, yung mga mahilig po mag-subscribe sa YouTube ko, yung mga nakakapanood, nagsasubscribe po sila. Tapos, nagsishare po sila ng mga videos ko dito sa YouTube, sa page, o kahit pa sa Facebook ko, yung mga tips, yung mga inaano kong video, ina-upload kong video. Maraming salamat po. Pag-uumpisa na pong may mananalo, ito pong bago mag-Valentine's Day, meron po akong iraraffle, ipamimigay na breeding materials na derby winner po na pwede pang i-breed. Okay, yan po. Hintayin nyo po yan. Abang-abangan nyo po at baka kayo na po yung manalo, ha? Maraming salamat po sa lahat ng suporta, yung mga po lagi nag-share, nagsasubscribe at nanonood po ng aming mga video. Maraming salamat po. Ito na po yung, ito na po yung mga konting giveaways namin. Ito po yung mga pinag-champion ko. Hindi na po namin sila magamit dahil problems na sila. Pero magagamit pa po sila sa breeding. Kaya po, ipinibigay ko po sa inyo ng libre ito. Okay, mga kasabong, maraming salamat po ulit sa suporta. Sana po, makita ko kayo sa parating na IGF dyan sa Mall of Asia. At asahan nyo at sana at matulungan ko kayo sa mga konting problema nyo sa pagmamanuan. Ayan po ha. Thank you very much po. Ay magandang gabi po.